FM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga suking tagapakinig. Ako po si Sofia. I'm 28 at kasalukuyang nakatira sa Quezon City. At ito po ang aking kwento. Nagsimula po ang lahat nung nasa third year college po ako. Doon ko po nakilala si Aidan. Magkaklase kami sa ibang subjects. Nursing student siya. Ako naman po ay medtech. Pareho kaming honor student. At parating may ipinaglalaban sa buhay. Kaya naman kami naglalaban-laban sa pataasan ng grade sa klase namin. Hindi kami magkasundo kasi ayaw niya magpatalo sa akin eh. Siguro ayaw ko rin na nilalamangan ako. Ngunit nagbago po ang lahat. Okay, everybody, please be ready. Kasi ako ay naghanda ng malupit na quiz. Is everyone excited? Yes, sir. Wow, excited daw. O, excited ba kayo? Yes, sir. Excited kami. Fast talk to, ha. Unang makasagot siya makakakuha ng star. Para kayong mga kinder. Hoy, abon na, sir. Ito na, number one question. What is the name of the biggest part of the human brain? Sir. Sophia. The cerebrum. Correct. Ang galing mo talaga. Number two. The colored part of the human eye that controls how much light passes through the pupil is called the what? Sir. Oh, Sophia. Irish. Correct. Ang galing-galing naman na ito. Number three. What is sir, the name? Sir, Melanin. Ay, wala pa question. Wala pa tanong pero tama yung sagot. Siyempre naman doon. O ikaw, Mike. May tatanong ako sa'yo, ha? The muscles found in the front of your thighs are known as what? Hindi ko alam. Sir, ako na lang. Hindi nila alam. Sophia. Sophia. Quadriceps. Correct. O ikaw, Mark, mag-aral ka mabuti, ha? Pasensya na, sir. Eh, kung yung grade mo, pasensya, okay lang. O, siya pa, subukan kita, ha? Sir. True or false? Yan, ha? Dalawa lang, true or false. Ha? The two chambers at the bottom of your heart are called ventricles. False. Yung grade mo, false din. True. Correct. Ang galing mo. Siyempre, sir. Wala nang iba, eh. Nako, class. Palakpakan niyo si Sophia at si Aidan, ha? Sir, baka pwedeng ako na lang. Mas marami naman ako nasagot kay Aidan, eh. Hindi, magaling kayo parehas, sir. Wait, sir. Masyado naman kayo yatang bias, sir. Eh, bakit? Hindi naman palaging siya na lang tinatanong nyo, eh. Kami naman hindi, eh. O sige, tinatanong mo pa si Mark. Hindi, wala namang alam to. O sige, Aidan, tatanungin kita. Yung isang kaklase namin. Ay, nako, pasikat. Sir, natutulog na naman yung isang classmate namin, sir, o. Oh. Ah, si Aylan. O, tatanungin kita, Aidan. Yes, sir. Kayang-kaya mo to, eh. Yes, sir. How many girlfriends do you have right now? Okay, sir. Yan,
Sophia at saka Mr. Aidan. Like you. Yes. Come here. Yes, sir. I would like to congratulate the both of you. Ah, you're doing well in your class. Ah, 50 kayo. Kayong dalawa lang yung pumapasa halos. Hindi ko alam kung hindi ako epektibo eh. Ha? Pero dahil dyan, no? Having said that, kayo ang ilalaban ko sa iba't ibang school. Sir, ha? Kaming dalawa, sir, magkasama? Ayun na nga eh. Magaling kasi kayo. Bagay kayong tandem. Sir, mawalang galang na po, sir. Baka naman pwedeng iba na lang i-partner niyo po sa akin. Sir, o kaya baka pwedeng ako na lang mag-isa? Hindi pwede. Mas better, sir, kung solo na lang. Wow, may tandem na solo, ha? Pagsusuluhin ko yung grade niyo eh. Sir naman, alam mo naman, hindi ko makasundo itong babaeng to eh. Eh, sir, mayabang to eh. Oy, excuse me? Excuse ka rin. Oh, sige, duman ka. Sir, ako kita mo. Wala kayong choice. Sir, hindi pa talaga pwede. Quiet. Wala nang magre-reklamo, ha? Kaya simula bukas, pagkatapos ng klase, mag-review kayo sa paborito niyong lugar, sa library, ha? Sir naman. You will go on training for 1 month. Kayong dalawa lang magkasama. 1 month? Sir. 1 month. Yeah. Ay, nako. Late ka na naman. Pasensya na eh, nag-basketball kami ng tropa eh. Oh, so ano mas importante itong review natin o yung quiet! Basketball? You're inside the library, okay? You shut up! Dance, ang ingay mo kasi. Dance, yun, napapalagalitan tayo. Nakakairit ako. Eh, bakit ka pa nagtatanong kung bakit ako late? Siyempre, hello, nag-aantay ako dito ng 3 oras. Hindi ba ako magtataka? Nag-text ako sa'yo, di ba? 3 oras! Ano ba? Huh? Warning! Sige na nga, basa ka na nga lang dyan. Nagbasa na ako niyan. Kagabi pa, tapos ko na yan lahat. Eh, ba't pumunta ka pa dito? Eh, sabi ni sir, di ba, dito sa library, eh, baka pupunta siya dito eh, wala tayo. Ang ko sa'yo. Sige na, bahala ka sa buwan. Ano po, sandali, sandali nga. Don't talk to me, no? May problema ka ba sa akin? Marami, antipati ko ka kasi. Pabida ka palagi. Ako antipati ko? Oo. Eh, ikaw, suplada. Suplada? O bakit? Kaya naman ako nagsusuplada sa'yo kasi antipatiko ka. Wow, hindi ka suplada. Eh, anong ginagawa mo ngayon? Ano yan? Nagagalit ako dahil late ka. Late ka! Last na lang kayo! Manihin ko. Hoy, ikaw! Halika dito! Halika! Ikaw! Halika dito! Lumapit ka dito! Kamukha mo sa ipo makunuchi, ha? Ba't ka natutulog dito sa library, ha? Ba't ka natutulog? Wala pa po akong tulog. Puwet na puwet po ako. Akarigin. Ah, ganon! Mag-arkin lang ka ng lodging house doon! Doon ka matulog! At kayong dalawa dyan, excuse me. Ma'am. Pwede ba huwag kayo maingay? Nasa library kayo? Yes, ma'am. Sorry po, ma'am. Kayo ha, kung mag-jowa kayo, huwag kayo mag-away dito. Of course not! Uy, ma'am, excuse me. Hindi ko to type, no? Ma'am, ito? Ito mukhang cool na to? Uy, excuse me. Itong, anong call? Ma'am, may personal pa po. Ma'am, hindi ako papatol sa mukhang kuhol. Tandaan nyo yan, madam. Hoy, masyado kang bastoso po yung bastosin. Maawa ka naman. Masyado kang personal. Bias ka talaga. Bias, ma'am, bias. Ma'am, lalabas na lang po ako. Sandali. Teacher Ruby, huwag kang manahimik dyan. Magsalita ka. Kasi naman ang iingay niyo. Palabasin mo na itong dalawa. Palabasin mo na. The both of you. Ma'am, mag-aaral pa po kayo. Wala akong pake. Ma'am, baka pwedeng namin kunin na lang yung book. Eh, kambatuhin ko kayo. Lumabas na kayo. Yan. Nanairita si Madam Erica niyo. Kasi. Salanan mo pa. Ah! Wow, dito pa nagsigawan. Huwag ka sumigaw dito. Ma'am, kasi itong kuhol na to. 3 oras na late. Tapos ngayon, hindi pa kami makakapag-radio dahil sa kanya. Huwag mo nang don't state the obvious. Alam mo na mukhang kuhol. Sasabihin mo bang kuhol? Wow, ako talaga kuhol ah. Oh. Ito mukhang masabagot. Eh, ito mukhang talaba. Ano? Anong gusto niyo sabihin, ma'am? Excuse me, talaba? Hoy! Wala kayo masyadong magandang. Sige na, lumayas! Lumayas na ka pala yan. Simon yan, baka sabihin pa mukha tayong tahong. Sige na. Layas! Palisin mo na yan! Yes! Sa akin makinig ka sana, dumungo ko sa bintana. Sa'yo, na di magbabago. Alam mo, kung palagi tayong ganito, hindi tayo mananalo. Sa tingin ko nga rin eh. Sorry ha. Talaga mong suplado ako? Antipatiko ako?
Oo, tsaka sorry din kasi nagalit ako sobra dahil 3 oras mo kasi akong pinag-antay. Sorry talaga kasi alam mo, nag-triple overtime yung laro namin eh. Triple overtime? Oo, kaya pagod na pagod na nga ako eh. Eh, hindi naman pwede akong wala sa game, ako yung star player. Ako yung MVP eh, so alam mo na. Sige, ganito na lang. Total, late ka na rin naman, tapos pagod ka, tsaka napalabas tayo sa library. Mm. Magpahinga ka na lang, tapos bukas, huwag ka na lang malate, bukas na lang tayo mag-review. Oh, sure. Sigurado ka, eh, baka nakakahiya naman sa'yo. Ikaw lang halos gumagawa eh. Hindi, okay lang. Basta magpahinga ka na lang muna para bukas marami kang maisip. Sige, salamat ha. Okay. The outside layer of skin on the human body is called epidermis. Wow. Sabi ko sa iyo eh, nag-aaral ako eh. Okay. True or false? Your ears are important when it comes to staying balanced. True. Wow, congrats. Ang galing mo talaga. Okay, ikaw naman. Sige. What is the name of the long pipe that shifts food from the back of your throat down to your stomach? The esophagus. Ang iba din. Spell mo nga yung esophagus. Okay, move to 17. Huwag naman personal. Ang grabe naman to. Grabe din mo. The bones around your chest that protect organs such as the heart are called what? The ribs. Wow, ang galing mo naman. Yay! Oh, sige. Ikaw. Tubig. Sorry. Ano nangyari sa'yo? Tubig. Pwede po mag water break muna tayo? Kaya na lang. Oh, sige, ito may dala akong tubig. Libre mo ha. Ako? Oo. Oh, sige na, dahil late ako naman libre. Yay! Ating kompetisyon naming dalawa, ang kompetisyon naging relasyon. Nakakatawang isipin pero ang saya. Kasi matagal ko na siyang gusto. Ang hindi ko lang alam, may gusto rin pala siya sa akin. Lumipas sa mga taon, lagi kaming nananalo sa mga kompetisyon. Mapaloob man o mapalabas ng aming paaralan. Sa totoo lang, marami kaming na-achieve together. Kaya iniisip ko na ito na talaga yun. Perfect relationship na talaga. Ayun din ang sabi ng mga professors namin. At masaya sila sa amin. Hanggang sa dumating ang araw ng aming graduation day.
of Batch 2010. Sa inyo ha, batid parang hindi kayo masaya, kayong tatlo. Congrats, congrats, congrats. Congrats. Alam nyo bang masaya ako dahil walang pasaway? Walang ingay! Ay, naku. Congrats sa inyo, ha? Salamat po, thank you. Matawagan ko, sana pero... sana makahanap na kayo ng trabaho. Hindi naman siya nagre-reply. Kaya wala si Aiden. Ano kayong nangyayari? Cannot be reached na yung phone niya. Aiden, nasan ka na ba? Naku po, yung kapatalag ng graduation na wala. Aiden, nakakais ka. Ay, naku. Wala siyang, hindi siya nag-online, hindi siya nagre-reply, wala kahit ano, hindi ko siya makita. Seryoso ka ba? Tinatawagan mo si Aiden hanggang ngayon? Oo. Paano? Siyempre, inahanap ko si Aiden. Bakit hindi siya nagpunta ng graduation? Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpaparamdam sa akin? Ano ba nangyayari? Asan siya? Sophia, hindi pala nasabi sa'yo ni Aiden? Na ano? Na nasa Amerika na siya. Amerika? Oh, Amerika, as in United States of America. Bakit alam mo? Kasi ayaw niya na masaktan ka kasi alam mong aalis siya. Kaya sa kanya na lang sinabi na alagaan ka. Actually, yung ano niya, yung certificate niya, pinapadaanan niya na lang sa akin sa school. Saka yung TOR niya, pasensya na daw kasi hindi niya nasabi. Amerika? Ano? I thought everything's perfect until Aiden left me hanging. Sabi pa niya, magkasama kami yung magme-medicine school. But I took it alone. Araw-araw wala akong ibang dasal na makapiling siya. Makita man lang siya at malaman kung ano nang nangyari sa kanya. Okay lang ba siya dun sa Amerika? Pero wish ko lang talaga yun sa kanya. Yung kami, naging ako na lang. After 6 years, mga idol, I was able to finish my degree. At ngayon, I'm able to take my oath bilang isang doktor. Sobrang na-dehydrate gawa ng diarrhea. So, anong findings? Yun lang? Yes, Doc. Okay, sige. Ako nang bahala dito. Sige po. Parang kinulakot ko. Aiden? Ang tagal na kami hindi nagkikita pero parang... hindi ako pwede magkamali si Aiden po. Si Aiden na lalaking, bigla na lang nawala. Si Aiden po. Aray. Sir, excuse me po. Dok? Sophia? Tama nga ako. Is that you? Aiden, ikaw nga. You look great. I'm sorry.
nasasabi mo pa yan habang masakit yung tiyan mo, ah. Yeah, it's really painful. It's like having a dysmenorrhea. Oh, wow, Aidan. Just kidding. Alam mo yung feeling ng may dysmenorrhea. Di, biro lang. Kumusta ka na? Ah, so finally, doktora ka na, ha? Yeah. Yung pangarap na sinabi ko sa'yo, nagkatotoo. Wow. Ang hindi lang naman ata nagkatotoo doon sa mga pinag-usapan natin eh yung sa ating dalawa. Oh, sorry. I'm so sorry. I was so stupid that time. Aidan, you left me hanging. You look... I'm sorry. You didn't even bother to explain. Yeah, I know. Excuse me, Doc. Yes? Kamusta na po yung asawa kong si Aidan? Ay, Han. Oh, Han. Oh. Han, okay ka lang? Han, I feel masakit pero okay na ako. He's going to be fine after the medication. Don't worry. He needs to just pass gas after this. And, excuse me, I have other patients to attend to, so I'll leave you. Sige po, Doc. Salamat. Doc. Okay, thank you. May asawa na si Aidan. At ako, ang tanga ko para mag-antay. Hindi ko man lang maisip o naisip na magmahal lang iba. Hindi pa tapos yung issues naming dalawa. Nakala ko, one of these days, pag naayos niya yung buhay niya, babalik siya. Hahanapin niya ako at magiging kaming dalawa ulit. Pero may asawa na siya.